Ang sanaysay ay isang akda na kadalasan ay tuluyan na sinulat sa personal na pananaw ng may akda. Kadalasang nakatone ito sa isang tema o paksa. May dalawang uri nito. Ang formal na sanaysay ay naghahatid ng mahalagang kaalaman o impormasyon at kaisipan na makaagham. Lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Piling-pili ang mga ginagamit na salita at masining ang pagkakasulat. Maaari itong makahulugan, matalinhaga at matayutay. Ang tono ng formal na sanaysay ay seryoso at hindi nagbibiro. Kung minsan ang tawag sa ganitong uri ng sanaysay ng ibang akda ay impersonal. Samantala ang pangalawa ay di formal na sanaysay na nagbibigay ng kasiyahan sa pagtalakay ng mga karaniwan at pang-araw-araw na paksa. Karaniwang ang ganitong uri ng sanaysay, gumagamit ng mga salitang sinasambit sa araw-araw na pakikipag-usap lang. Ang tono ng di-formal na sanaysay ay palakaibigan dahil pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda. Dahil dito, tinatawag din itong personal na sanaysay. Paggamit ng angkop ng mga pahayag sa pagbibigay ng sariling opinyon o pananaw. Sa araw-araw nating pakikipag-usap ay madalas na nakapagbibigay tayo ng sarili nating opinyon o pananaw tungkol sa isang bagay. Tandaan ang sumusunod na paglalahad ng opinyon o pananaw. Una ay makinig na mabuti sa sinasabi ng kausap. Kung sakaling hindi man kayo pareho ng pananaw o opinyon ay mabuting maipahayag mo rin ang iyong pinaniniwalaan. Pangalawa, pilitin ang kausap na sumang-ayon o pumanig sa iyong pananaw kung may matibay siyang dahilan para maniwala sa kasalungat ng iyong pananaw. Pangatlo, maging magalang at huwag magtaas ng boses kung sakaling kailangan mo namang sumalungat. Pang-apat, makabubuti kung ang iyong ipapahayag ay nakabase sa katotohanan o kaya'y sinusuportahan ng datos. Panlima, gumamit ng mga pahayag na simple para madaling maintindihan ng mga tagapakinig ang iyong opinyon o pananaw at huwag kalilimutang gumamit ng katagang po at opo kung nakatatanda ang iyong kausap. At panghuli, may kita sa ibaba ang ilang angkop na pahayag na maaari mong gamitin panimula sa pagpapahayag ng iyong opinyon o pananaw.